Hello, guys! Hello, guys! As you can see, Hello, guys! It's 10:57 a.m. and as you can see, nasa loob lang ako ng bahay. Wala ako sa usual place ko, sa labas, na tumatakbo. Since I have reached 105,000 subscribers, pero 205 pa lang naman. Pero thankful na ako dun sa lima. Salamat talaga. I decided to do a different kind of vlog. Mag-unbox po tayo ng running gear. But before that, mag-intro muna tayo. Don't want to feel you, don't want you on my mind. Please watch the video until the end kasi may pa-surprise sa si Governor. So guys, ito na yung sinasabi kong running gear na i-review ko. I-unbox ko pala. Ito yung Coros to GPS premium sports watch. Pagbibili ka nito kay Sir, shoutout pala kay kay Sir Ginard Aldave. May free siyang Coros na tracker cap. So hindi pa ako naliligo, sorry. Yan, okay naman siya. So ito na yung gagamitin. Tatapon na natin yan. Nag-decide pala akong bumili nito kasi puro lang ako iPhone pag nag-run ako. Ito lang talaga yung source ko ng Strava ko. Tapos hindi siya accurate. So I heard from a couple of running friends na maganda daw tong Coros na compared sa ibang brand. Isang box. Dalawang box. Ay, akala ko box pa rin. Ito yung quick start guide. So dito natin malalaman kung paano yung mga kung saan yung power button, kung anong gagawin bago gamitin yung watch. Tapos may pa-sticker din si Mayor. At saka ito yung product safety and warranty policy. Wala na ibang box. Ito na yon. Ito na yung excuse me po. Unit itself. Yeah. Tapos meron pa to, yun pang meron dito. Ay, may isa pang box, guys. Ito yung charging clip niya to. Para dito po. Oo, tama. Charging cable niya to. So after you selected the language, may barcode siya na ibibigay sa'yo. Isa-scan mo to using your smartphone. So, kailangan ng mobile app nun. Ito yung itsura ng mobile app. Ayan. So, open mo siya. And magpa-prompt siya ng email mo tsaka password. So, mag-sign up ka lang. Then, follow the instruction lang. After mo na-download yung Coros na mobile app, nakapag-sign up ka na, mag-a-add na tayo ng device. I-add natin itong unit sa smartphone mo. So, add device. Yan yun. Yan yung interface niya. So, add device. Coros Phase 2. May mga selection siya kung anong model ng Coros ang meron. So, Coros Phase 2. Tapos, magpa-prompt siya na, please turn on Bluetooth. So, pag-select ng Phase 2, yan. So, yun yung gagamitin natin pang scan ng barcode sa unit. Yan. So, scan natin. Ayan, pairing na siya. So after mo ma-scan yung barcode sa phone mo, wait for a few seconds, tapos may ganyan siya na prompt na ipipair na daw. So pinutin na yung pair. So after pairing the device sa phone mo, may lalabas siya na i-update yung firmware. So kailangan natin yun para updated yung firmware ng unit. After pairing this Coros Phase 2 GPS watch to your smartphone or with your smartphone, tapos na-update na rin yung firmware, yung itsura niya. Yan. I won't do an in-depth review kasi hindi naman to review. Unboxing na ko ito, guys. Pero yung main features nitong Coros Phase 2 watch, ayan, super lightweight. Totoo naman, 29 grams siya. Training platform, heart rate monitor, barometric altimeter, ma-pairing with external sensors, pwede ito siya sa Strava, sa relief, and then track running, yung ginagawa natin ay shoot one. So yun na muna guys sa unboxing natin. I'll try to do
an honest evaluation na review nitong performance ng watch na to. Kung nagamit ko na siya sa run, hopefully sa weekend. Pero first impression ko nito sa watch, yung quality ng ano material niya maganda. Sa feels pa lang alam mong maganda. Premium yung quality daw, sabi niya. Premium daw. Ikaw na kaya dito. Pagkatapos, aesthetically, ano siya, pleasing siya, maganda. Ang gusto kong i-review nito, sana ma-review ko yung performance niya after my run. I'll be giving my honest opinion about this. Ibabash natin sa Coros kung pangit. Sa value ng money, pasok na pasok to. Hindi siya ganun kamahal. Hindi siya ganun kamura. Tama lang. Tapos, pagbibili kayo nito guys, hindi pagbibili, bumili kayo nito. Dalawa yung pagpipilian yung kulay. Itong dark navy blue at saka may white din ito. Tapos meron pa itong ano, iba-ibang klaseng, may ibang klaseng strap to eh. Nakalagay dito. Ayan, parang ano siya, hindi siya nylon. So this is how it look like. So this is how it looks like pag ginagamit mo siya, nakasuot siya, ganyan. I'm a 5'9". Hindi siya ganun kaliit, hindi siya ganun kalaki. Tamang-tama lang siya. At totoo nga talaga, lightweight. It's as if parang mga paracord ko lang siya yung weight niya. And since pinanood nyo to guys, ang video hanggang dulo, may pa-surprise si Governor. Since I have reached over 100 YouTube subscribers, as promised sa post ko sa FB dati, mamimigay ako ng Patagonia Tracker Cap. Brand new to, sealed, ayan. Kita-kita, walang daya, guys. All you have to do is to like this video, comment anything below, one comment per subscriber lang tayo, guys. Ganun lang kadali. May Patagonia top ka na. And I will randomly pick the winner, and I will announce sa next video ko, guys. We have now reached the end of the video. Thank you so much, guys, for staying with me and for watching this vlog. Please don't forget to subscribe, like, and if you have not subscribed yet to my channel, please hit the subscribe button and pindutin na rin natin yung notification bell para ma-update kayo sa mga future vlogs ko. See you on my next one.